Yo, so panibagong video ulit sa hydraulics at para sa video na to ay mag-compute o mag-solve ulit tayo ng problems tungkol sa pumps. So ito ay base dun sa video lecture natin tungkol sa pumps para sa water supply engineering. At kung di mo pa napapanood yung video lecture ay ilalagay ko yung link sa description sa baba. Tara! So ito yung problem. Problem number 2, a deep well is to supply an elevated water tank. So indicated na dito sa problem na yung magiging source would be a deep well. So, ang magre-receive nun is an elevated water tank. So, in this case, magiging system pa din natin would be a transfer. Okay. So, ngayon, yung data daw from the georesistivity test wherein yun yung magbibigay sa atin ng essential data patungkol dun sa deep well, ay given na dito sa table below. So, nandito na yung description ng yield, static water level, pumping water level, and pump setting, and yung depth ng deep well, indicated na rin dito. So, ngayon, yung deep well ground elevation daw o yung top ng part ng deep well is at elevation 63 meters. While the elevated water tank is at elevation 69. So, mas mataas yung elevation nung, or yung ground elevation para dun sa elevated water tank. So, indicated din dito yung height nung leg daw ng elevated water tank, which is 14 meters. And the height of the tank is 2 meters. The total length of the 150 mm transmission line. So, yung transmission line, naka-indicate dito, yun yung pipe na magkoconnect dun sa deep well hanggang dun sa elevated water tank is 150 meters. So, ito daw yung total na developed length para dun sa transmission line. If the minor head loss is assumed to be 40% of the head loss due to pipe friction, determine the total dynamic head. And given na rin yung C o yung Hazen-Williams coefficient para dun sa major head loss as 140. And so, ngayon ay illustrate natin yung problem bago natin makompute yung ating required. So, yung ating required is the total dynamic head para dun sa pump. So, syempre, deep well yan. Malamang yung pump is submersible or kadalasan ay vertical turbine na pump wherein nakasubmerge yung pump and yung motor no, sa loob ng well. Kaya, illustrate nga natin yung ating problem. So, meron ako nagawang illustration dito at pagpasensyahan nyo na din yung drawing. So, ang ating source ay yung deep well. No. So, ngayon yung deep well, may mga essential datas na dapat natin gamitin no, para makompute yung required na total dynamic head. At ang magbibigay sa atin nun, syempre, ay yung georesistivity test. So, initially, binigay dito that the yield o yung flow rate na kayang ibigay ng ating deep well is 285 gallons per minute. 285 GPM. At the rest, mga data dito ay in terms of level or elevation na. So, kung titingnan niyo dito, yung units ay in terms of linear meters. So, isa-isahin natin itong mga to. So, unahin natin dito sa static water level. So, base dito sa illustration, no, ang static water level ay yung, ayan. Mas kilala natin sa tawag na water table. So, kung yan ay unconfined aquifer, no, ayan. Ito yung level o yung level ng surface ng unconfined aquifer. So, ngayon, itong static water level, kung papansin nyo, siya yung sa pinakataas na level. No? Kasi nga, siya yung surface ng groundwater dun sa aquifer. Pangalawa, binigay dito yung pumping water level.
At pangatlo naman yung pump setting. So, bago dito sa pumping water level, unahin natin tong pump setting. So, pump setting, nandun, naka-situate yung ating pump. So, ito yung ating pump. Yan. Pump. So, ngayon, once na mag-operate na tong pump, yung pumping water level daw ay yung ating static water level ay bababa, no, at a certain level. So say bababa yung level ng static water level, say hanggang dito, no. So ngayon, from doon sa elevation na static water level ay bababa, no, gradually yung level ng static water level natin. So ang mangyayari ay magiging ganito na lang siya. Ayan. So magkakaroon na ng difference between dun sa ating static water level, which is ito, at dito sa elevation kung saan bumaba yung water level. So tawag natin dito is pumping water level. So yung level naman, kung nasan yung pump, yun yung pump setting. So yung difference, no, between static water level and pumping water level, ang tawag natin dito is the drawdown. Okay. So ano pa yung nakalagay dito? Yung last ay yung depth ng Deepwell. So yung depth ng Deepwell ay nandito. Nasaan yung bottom ng well? So, ito yung depth. So, yung mga given na elevation dito is, kung papansin nyo, ay in terms of meters, no? At kung papansin nyo rin, ay may nakalagay na negative sign dito. So, indication lang to dun sa, para dun sa elevation, kung siya ay below ground or above ground level. Since negative yan, yan ay below ground level. At, yun nga, relative tayo dito sa ground level at iset natin tong ground level as 0-0. Pero, sinabi dito sa problem that it is at elevation 69. So, iset natin that elevation 69, elevation 69 meter ay 0-0. Okay? So, ito ay reference lang natin, no, para sa elevation. At yung level daw or yung ground level daw para dun sa area kung saan located yung elevated water tank ay elevation 69. No? So, ito ay elevation 63. No? Ito naman ay elevation 69. At yung difference ng elevation 69 minus 63 ay 6 meters. So, ngayon from 0-0, tumaas yung level at elevation 6 meters. So, ayun. Ito yung magiging reference natin. Hindi na natin sinunod yung elevation 63 at elevation 69 para dito sa given elevations or given ground elevations para sa deep well at saka sa ating elevated water tank. So, isa-isahin natin yung elevations para sa static water level, pumping water level, pump setting at saka depth ng deep well. So, para static water level, that's negative 25 meters. So, bank yung color. Negative 25 meters. So, para sa pumping water level, yung pumping water level is around 32 meters. Negative 32 meters. Para dun sa pump setting, ang pump setting natin is negative 50. So, kung papansin nyo, pinakamataas na level ay yung static water level at ang pinakamababa ay yung depth ng deep well. So, yung depth ng deep well is negative 80. So, that is negative 80 meters. So, sabi rin dito, yung
total length para dun sa transmission line, which is ito, yung line na magkoconnect. So, i-consider na natin dito yung ating column pipe, no? Yung buong column pipe hanggang dito sa horizontal run, which is 150 mm diameter na transmission line. Ang total length daw ay, or yung total developed length is, ilan yan? 150 meters. So, ito yung diameter. Ito naman yung length. Length is 150 meters. So, para naman dito sa point of delivery natin, which is itong elevated water tank. So, syempre yung inlet ng elevated water tank, nakasituate yan dito sa uppermost part ng tank, no? So, binigay yung height ng leg ng elevated water tank, which is 14 meters. So, ito yon. Ito yung leg. O yung structure na mag-elevate, no, ng mismong tank. So, from ground level hanggang dito sa bottom part ng tank ay 14 meters. Whereas yung height daw ng tank, no, itong tank or yung storage structure ay 2 meters. Ayan. So, na-set na natin yung mga elevations as well as yung mga given dimensions, no, na essential para magamit natin sa ating solution para makompute natin yung total dynamic head. Ayan. So, i-compute na natin yung required, which is the total dynamic head. So, ang ating formula, no, base dun sa ating discussion, would be total dynamic head is equal to static head plus total head loss plus yung velocity head para dun sa point of delivery plus yung required pressure, kung meron mang pressure requirement dun sa point of delivery. So, isa-isahin natin tong mga to. Start tayo dito sa static head. So, kung titingnan natin dun sa figure, no, magbabase tayo dito sa mga elevations. So, ang magiging basis natin o yung gagamitin nating reference para dun sa initial level, para dun sa point of source, is yung surface, no, ng water dun sa source. So, kung ito yung source natin, yung deep well, ang magiging reference natin dito syempre is the pumping water level. So, kung pipiliin natin itong pump setting, initially kasi ay meron na tong positive pressure or positive suction head. Kasi nga, wet yung line natin dito eh. So, initially, meron na siyang positive pressure at nene-neglect na natin yun sa ating static head, no? At kung maaalala nyo, if may merong if positive pressure or positive suction, ang ating static head would be discharge head minus positive suction head. So, in this case, hindi na natin i-consider itong pump setting as our reference. So, ngayon, ang i-consider natin syempre itong pumping water level kasi nandito yung initial water surface natin para dun sa ating source. So, yung level, no, is negative 32. So, ngayon, kung mapapansin nyo, ang level, no, from ground level hanggang dito sa pumping water level is 32 meters. Okay. Kasi, syempre, 0 minus negative 32 is 32. So, from pumping water level up to ground surface nitong, or ground level nitong deep well is 32 meters. So, yung ating point of delivery or yung discharge, magiging discharge head natin, syempre, ay hanggang dito sa top ng ating water tank. Kasi wala naman tayong ibang reference para sa
elevation ng ating point of delivery, kundi yung top ng ating elevated water tank. So, given na yan, which is 2 meters and 14 meters, no, yung leg ng elevated water tank, ang kulang na lang ay yung difference, no, between dun sa elevation ng ating source, no, which is yung deep well, itong ground level ng deep well hanggang dito sa ground level ng elevated water tank. So, yung difference in elevation nila, syempre, is 6 meters. From 0 to 6 meters, difference in elevation ay 6 meters. So, makukumpute na natin yung ating static head. Kasi, yung ating total na static head is ito lang. Okay. Itong buong elevation na to. Ayan. So, that is H sub S or static head is equal to 2 plus 14 plus 6 plus 32. So, yung magiging final answer nandito would be in terms of meters. So, that is calculator natin. Two plus 14 plus 6 plus 32. Yung static head is 54 meters. So, set aside na natin siya dito sa ating space para dun sa ating solution. 54 meters. So, para naman sa head loss, compute natin yung head loss using yung conventional, no, na Hazen-Williams. Since ang given naman dito ay C or yung coefficient or Hazen-Williams coefficient C, which is 140. So, compute natin siya dito. So, yung ating formula for H sub F is 10.67 LQ raised to 1.85 over C raised to 1.85 times D raised to 4.87. So, ngayon, yung total head loss, no, kung maalala nyo, is the sum of H sub F o yung major head loss o yung head loss due to pipe friction plus yung minor head loss, which is a head loss which is caused by some or other components rather than pipes o yung mga fittings, valves, and other components. So, in this case, gamitin natin tong formula to, no, or itong Hazen-Williams para makompute natin yung value ng ating major head loss. So, ayun. So, given ang L, which is 150 meters, given ang C, which is 140, given na rin yung D, which is 150 mm. Ngayon, yung Q natin, which is 285 gallons per minute, ay i-convert muna natin sa cubic meters per second para magamit natin siya dito sa ating formula since ang ating mga given values ay in terms of SI. So, para makompute yun, that is 285 gallons per minute. So, multiply lang natin tong gallon sa 3.785412 liters. So, that is equivalent to 1 gallon times, since cubic meters per second, that is 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liters. So, cancel na natin tong liters and yung gallons. Matitry cubic meters pero over minute pa siya. So, multiply natin pa ito sa 1 minute is equivalent to 60 seconds.
So, input natin sa calculator. So, yun ay 285 multiplied to 3.785412 over 1,000 times 60. So, ito yung value ng flow rate o yung Q o yung yield in terms of cubic meters per second na gagamitin natin sa ating formula. So, store ko lang to sa A. Shift store to A. So, ayun. Para magamit natin siya sa ating solution. So, lagay ko dito ay store to A na cubic meters per second. So, ayun. Input na natin sa calculator yung ating values para sa ating head loss. So, that is 10.67 multiplied to L, which is 150 meters, times Q, which is the stored value at A, raised to 1.85 over C, which is 140 raised to 1.85 multiplied to D, which is 150 mm, that's 0.15 raised to 4.87. So, ito yung makukompute natin na head loss. That's 1 H sub F is equal to 1.0417 meters. So, nakompute natin yung H sub F, no? Ang hindi pa lang natin nakocompute dyan ay yung H sub L o yung minor head loss. Pero nagbigay ng condition dito, which is yung value daw ng minor head loss is assumed to be 40% nung head loss due to pipe friction or 40% nitong H sub F. So, ngayon that is H sub F times 40%. Okay. So, anong equivalent nun? So, ito ay iset aside ko din sa calculator at ilagay natin siya sa B. So, yung value ng minor head loss is 40%. So, multiply lang natin yun sa 0.4. So, yung value ng minor head loss is 0.4167 meters. So, kunin na natin yung sum. So, add ko lang to. Nakuha nating answer sa stored value sa B. So, ito yung ating yung ating total head loss. So, yung sum between major head loss and minor head loss. So, that's HL is equal to 1.4584 meters. Ayan. So, nakompute natin yung static head, yung total head loss. Ang sunod naman ay compute naman natin yung velocity head. So, yung velocity head, since given na naman itong Q, gamitin na lang natin velocity head, no? Para dun sa point of delivery is yung 8Q square over pi square G D raised to 4 na formula. So, diretso input na natin to sa calculator since nakastore na naman din yung value nung flow rate, which is 285 gallons per minute at nakastore siya sa A. Na in terms of cubic meters per second, that is 8 multiplied to the stored value at A square over pi. So, that is pi squared times 9.81 times D, which is 0.15 raised to 4. Ayan. So, ito yung value ng B square over 2G. Yung value ng B square over 2G is
0. Masyado mababa yung value, 0.0527 meters. Ayun. So, ayan, na-compute na natin yung value ng velocity head. So, ang sunod naman ay yung required pressure. Kung papansin nyo sa problem, wala namang binigay na required pressure. So, depende na yun sa inyo kung magdadagdag kayo or hindi na kayo magdadagdag pa ng required pressure. Pero ako personally, nagdadagdag ako dyan ng konting pressure para sure na umakyat yung tubig dun sa inlet, no, ng elevated water tank. Pero, para naman dito sa problem, ay hindi na tayo magkoconsider ng residual pressure o yung required pressure. So, ayun, makakompute na natin yung total dynamic head. Para sa static head, that is 54 meters. Yung total head loss is 1.4584 meters. Plus, yung velocity head is 0.0527 meters. So, yung magiging final answer natin dito would be in terms of meters. So, yung total dynamic head is 54 plus 1.4584 plus 0.0527. So, ito yung na-compute natin na value ng total dynamic head. 55.5111 meters. So, ito yung exact value, no? So, depende na sa inyo kung kayo ay mag-round up ng value. Huwag kayong magbababa ng value. Once makompute nyo yung exact value, i-round up natin siya. So, kung gusto nyo, i-round up nyo to sa nearest whole number, which is 56 meters. Pwede rin naman. At, yung usual na in-specify natin, kino-convert natin siya into feet. So, that is shift convert. So, ano ba pagka meters to feet? Ang meters to feet ay 0.4. Ayan. So, that is 182. So, i-round up na lang din natin siya into 183 feet. So, ito na yung computed na total dynamic head. So, pwede mo rin makompute yung yan, yung rating para dun sa pump or yung brake horsepower using our derived formula base dun sa ating naging discussion. So, yung total dynamic head is 56 meters or 183 feet. At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Thank you so much.